Hello guys! Kamusta kayo? Welcome again to my YouTube channel. This is Chanaric TV. At ako ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na panonood sa aking mga videos. At patuloy na pagtangkil sa aking channel guys. Maraming salamat. Okay guys, ang lulutuin naman natin ngayong gabi o ngayong araw is adobong chicken. Yung sarili kong recipe ng adobong chicken guys. Okay guys, at kung sino pa ang bago sa aking channel, please paki-subscribe. Huwag kalimutang pindutin ang aking notification bell para ma-update sa aking mga bagong uploads na video. Okay guys, bago natin umpisahan, ay mag-i-intro muna tayo. Alright. Guys, umpisa natin sa mga ingredients. Itong gagamitin natin yung chicken, isang kilong chicken, guys. Yan, malinis, hugas na. At saka chicken gizzard. Yan, half kilo of chicken gizzard. Yan, chicken liver. Yan, nilaga ko na at hiniwa ko na ng maliliit. Okay, guys, nilaga ko para hindi siya madudurog. Okay, ito naman ang ating sibuyas, bawang at luya. Ayan, gayat na. Ready na. At syempre, pag ako yung nagluluto ng adobo, ay meron akong special na ingredient. Yung cilantro leaf, guys, or coriander, or kusbara sa Arabic. Okay, ground black pepper, soy sauce, syempre, salt, yan, vinegar. Okay guys, ito lahat ng aking mga ingredients. Hindi ko lang nalagay dyan yung olive oil. Nakalimutan ko, pero may olive oil tayo guys. Yun ang gigisa natin sa mga bawang at saka na sibuyas at luya ay olive oil. Okay guys, umpisa na natin. Igisa ang sibuyas, bawang at luya sa isang malinis na kaldero. Painitin lamang ito. Then, ilagay na ang bawang. Unahin natin ang bawang. Para, yan, mabango. Ang bango ng bawang. Okay, guys. Then, wag nang patagalin para hindi masunog. Ilagay na natin ang ating sibuyas. Guys, haluin agad ito para hindi siya masusunog. Then brown na ang ating bawang. Alright. Haluin natin. Sinabay ko na rin yung luya. Luya guys. Okay lang yan. Tapos syempre, ihalo natin ng konti. Then, pwede na natin ilagay ang yung chicken. Gumagalaw ang aking kaldero. Okay guys. Yan. So okay na. Brown na. Ayos. Okay. Ilagay po muna natin yung cilantro leaves. Yan. Para sa guys. Mawala itong cilantro leaves ay healthy ito guys, maganda ito sa mga UTI, nakakatulong ito sa pagtunaw ng mga sakit sa bato. Kaya kung meron kayong cilantro leaves guys, talagang siya gamot. Okay guys, at sa mga niluluto guys, nawawala yung mga langsa, yung amoy-amoy ng chicken, nawawala yung pag nilalagyan natin ng cilantro leaves. Okay guys, yan, takpan muna natin ito, huwag muna ihalo para ma-steam. Takpan natin ng mga 10 minuto. Pahinaan ng konti ang apoy, huwag masyadong Yan, after 10 minutes, i-check natin ito, baka masunog. Yan, haluin natin. Okay.
Gumagalaw ang aking kaldero, guys. Alright, okay lang yan. Carry pa, carry. Okay, pwede natin lagyan ng toyo. Yan, buhusan na ng toyo. At yun, siguro mga limang, ano, limang kutsarang toyo. Soy sauce. Or half, no. Limang kutsara. Okay, ang ating ground black pepper. Ilagay na rin. Alright, haluin lang. Haluin lang natin. Okay guys, pwede na natin isunod yung chicken gizzard or batikulo ng manok. Yan. Kasi ito ay medyo matigas. Yan guys. Para maluto siya ng mga ano, para medyo lumambot siya is unahin natin. Yung katay naman kasi is nalaga na, kaya pwede na. Okay lang na. Pahuli. Alright. Ayan. Pwede nang takpan mo na. Okay. Lagyan muna natin ng ayan. Nilagyan ko muna ng buong, pamintang buo. Okay. Takpan natin at antayin natin ng 10 minutes again. Then i-check. Okay guys. Ayan. Akala mo nilagyan ng ano, tubig. Pero hindi ko nilagyan ng tubig yan ha. Saka ko siya lalagyan mamaya na pag nag-sink lahat yung ano, yung tubig niya na yan. Yan, lagyan muna natin ng vinegar, white vinegar. Okay guys, yan pag nag-sink yan, nag-evaporate yung tubig niya at sa tingin mo ay sa hindi mawawala lahat ng tubig, so lagyan mo siya. Pwede mo siyang dagdagan ng konting tubig, half glass of water. Okay guys, antayin muna natin na mag-ano yung tubig. Bago natin siya dagdagan para manunuot yung lasa sa manok. Ayan. At syempre pag naglagay tayo ng asin, ay siguraduhin muna natin kung okay na ba? Saka ka maglagay. Pag hindi pa siya okay, matabang dahil maglagay ka. Pwede rin kayo magdagdag ng mga ingredients, guys. Pero ako, ito lang yung mga pinakita ko, yan lang ingredients ko. Yung iba, gumagamit ng Magic Sarap, Ginisa Mix, mga Normagi Cubes. Nasa inyo yan, guys, ha? Okay, guys. Yan. Dagdag natin yung natirang coriander leaves. Yan guys, magtira ako para sa garnish mamaya. Okay, tingnan niya, nagsisink na yung ano. Nag-evaporate na yung toyo yan. Nilagyan ko ng tubig. Dinagdagan ko ng konting tubig guys. Ayan, na-off ko yung cam. So, pwede na natin ilagay yung atay. Yan, ilagay na. Tapos, ganyan lang guys. Then, takpan natin ng saglit to. Pakuluin muna. Okay guys, takpan natin para kumulo. Okay guys, 5 minutes, then i-check ulit. Yan. Okay na guys, medyo malapot na yung tubig na. Okay. Yan. Kakaiba yung adobo ko guys. Dahil sa kakaiba niyang, may kakaibang sangkap na. Kasi instead of dahon ng laurel or bay leaves, ang ginamit ko is coriander leaves. Okay guys. Yan. Masarap ito guys. Promise. Try nyong lagyan ng coriander leaves ang inyong adobo at hindi kayo magsisis. Masarap. Malinamnam. Okay guys. Ilipat lang natin sa ayan. Malinis na plato. Ito na yun guys. Lagyan ko na siya ng garnish. Yung coriander leaves pa rin ang garnish ko. Ayan. Sarap. Halina kayo't kakain na tayo.
Ayan guys, sigurado sira na naman ang diet nila yung iba dyan. May nag-react. Okay guys, thank you muli, thank you, at lagi ako magpapasalamat, walang katapos ang pasasalamat sa inyong lahat, sa inyong panonood. Okay guys, at sana mayroon kayong mga natutunang maganda sa aking mga videos. Okay guys, until next video, thank you, bye.